both of them, wala silang marksman. Okay, kasi which is interesting to me na iniisip nila na hindi ganun ka-viable si Granger. Kasi sa tingin ko, sobrang viable ng Granger, pero sobrang tugma ni Granger sa playstyle ng Bren. Kasi mahilig sa early game si Bren eh. Mm-mm. But I guess, thinking about it, Kuya Ilu, even though wala silang marksman, they picked a last pick Helkert. Helkert, hindi natin masyado nakikita yan on the meta. Almost nawawala na dito sa meta si Helkert. But, upon thinking, meron silang Harit. Meron silang Kaja. Ano gusto ng Harit? Is pumasok sa gitna ng dance floor. Kaja as well. So, if you're if there's a Helkert around, even meron pa siyang Dark Knight Falls, if there's a Helkert around, masasilence yung mga skill users dyan. And actually, quick trivia para sa di mga nakakalam. Coco on that Helkert, isa na siya sa mga nagpauso in the last season ng MPL. Sobrang ganda ng pinakita niya with the Helkert na kina-cancel niya lahat ng mga Minoan Fury. Oh, yes. Sobrang ano, sobrang ganda ng Helkert dito ni Coco na I'm not surprised that they pulled it out of the bag. So it's not that big a surprise. Mm. Pero actually I think it's a really good pick sa tingin ko. Oo, ako din. Kasi ang dami nilang ano eh, pampasok na hero dito. There's a Selena as well. Oo. Right? Selena as well. Pero I think that was for the side of PLDT Omega. Oh yeah, for the side of PLDT Omega. What I mean is, may Selena nga sa side ng PLDT Smart Omega. To counter, may makaka-counter din dito, itong si Helker. Kasi alam natin yung weakness ng Bren dati talaga, si Selena. Selena, di ba? You have to shut up the Selena upon using yung kanyang mga skills dito. But, we're gonna be jumping into the first game ng ating second series of the match within PLDT Smart Omega and Bren E-Pro. Pero, tatanungin muna namin kayo, sino sa tingin nyo ang nag-draft ng mas maganda? Siyempre, leave your comments on our FB Facebook Facebook Live sa 5 Plus. And siyempre, huwag nyo kakalimutan i-like yung 5 Plus, GG Network, and Sports 5 na at saka yung siyempre yung mga page namin, Ilustrado tsaka Yasu Miao. Yes. Puntaan nyo sa Facebook yan. Lagi Ilustrado yung Yasu Miao. Pero ay, teka lang, bota ko lang. Mukhang nagkakalike-like din dito na Sean Kenji though, dropping low on his baby. Pero nabuhay! Blend na up, nabuhay pa nga. Pero mukhang si Doc Rebo ang mapu-first blood na tinamaan pa si EJ. Puputok kaya Abyssal Trap, but EJ is still alive though and hindi na magmamaasim ang PLDT Smart Omega para makauha pa ng marami. But ito yung response. Pero ito, top lane. Top lane, they look like they're gonna go for that kill, pero hindi nila itutuloy. Crab na lang ang crab gusto na lang makuha. So, medyo lugi ang Brendon. Pero, oy, nakuha pa ni Toshi ang crab! Oo, the power of retry! The power of, yun ang sinasabi natin. And napaka-importante niyan bilang isang Harith, yung crab na yan, yung XP. So, sobrang ganda ng ginawa niya dito. Nice steal. That's gonna really benefit them. Walang nakuha ang Bren sa exchange na yun at all. Wala, wala. Kasi nagsayang pa sila ng oras. Oo, at namatayan XP sila sa bottom lane and then no, namatayan din sila. Nawalan din sila ng crab at top lane. Mukhang mag-aggression din. Again, etong si Toshi. Uy! Toshi is playing as a Harith here. Oo. I mean, so it's not Exhort. Exhort on the Selena. Yeah, we're not, hindi naman siya ganun ka-surprise. Pero nakikita na natin dito na natin ang dito na natin nakikita ang evolution ng ano PLDT Smart Omega. Kumbaga nagma-mature na sila. Oh, parang ang ganda nga eh. Ang ganda nga makita na parang nag-change na ang role nila. Oo, pero ito UG with the darkening and the chaos assault na pinapaligoy nila dito si Tams and hinapas! The Blasts. Siya nga yung nakakampas dito kay Tams, but in exchange they will be losing their Akai as well with the double kill pa. Oh, penalty zone. Pero penalty zone, kaya mag-clicker out ni Crypto, pero one more hit ang sa mga pero Rebo. Mukhang mamamatay muna siya. Napakaganda nung vision na nawala para kay Terizla na ginawa dito ni Kaja. Kumbaga. Oy, pero ito na si Coco. Kukunin niya ang kill on to Kripsu. Kukunin niya talaga ang kill para kay Kripsu. Ang galing ni Kripsu doon, men. Ang ganda ng mga sidestep niya. Yung mga swing ni ano, Terizla. And then alam niya na hindi siya matatarget kumbaga ni Terizla if you're on the brush. Ang ginawa niya, he stayed close to Terizla para pag mag-swing si Terizla, madali siyang pumunta sa kabilang side na hindi siya masaswing. Ang galing. Pero ito si Coco. Ayan na naman ang sinasabi natin. Si Coco nakapagkuha ng kill pero ngayon hinahunting na siya dito ni Kenji. Pero hinahunting na si Kenji kasi nandito lang ang backup. There's gonna be another kill going to Kenji as the Hurricane Dance pushes him all the way back into the middle of the first and second tier tower. Yes, I'm not quite sure kung nakakuha ba ng assist doon itong si Yelly Hayes or nakaabot naman kahit papano, pero the Chaos Assault and yung Akai the Hurricane Dance, hindi niya talaga, purposely hindi niya inipit eh, itong si Kenji or itong Tams, for the reason na para hindi siya maka-lifesteal, kumbaga around the Lunox, around the Minotaur. Yes.
para hindi nga naman makasurvive ng ganung kadali etong si Tamsin. They will be taking the bottom turret as well against PLDT's Mark Omega. Mukhang lumalaban dito ang Brenny Pro as they take the bottom tier tower. Toshi gonna pressure here a little bit more. Pero ito ang concern ko yung si Toshi. Hindi pa siya nakakakuha ng magandang start so far. Medyo slow siya at crab the moment. Lang, crab pa lang. Crab pa lang yung nakukuha niya. Wala pa siyang kill. Kaya ang hirap sabihin na magsusnowball siya mamaya. Nag-lane swap na nga actually. Si Ribo yung nag-top lane ngayon. Ribo yung top na nga. Pero Numenon Blast, hindi nila pinalow up on yan for Toshi, man. Pwede niya naman lapagan doon ng Zaman Force. But playing it safely. Kumbaga para sa side ng PLDT, Smart Omega, hindi sila naging greedy as of now. And Yelly nakita sila? Oo, nakita nga sila dito at the top lane para sa side ng Brent Esports. Nandyan lang din si Yuji eh. Kumbaga siya ay nagbibigay din ng, magbibigay ng daan para doon kay Hellcurt. Hellcurt, initially, malakas si Hellcurt kapag napatama mo lahat. No, tumama, Zaman Force nga, pero pinasukan sa gitna na silence ang lahat. Wala sila maibigay doon. Pero Toshi, bumabawi with that Hadouken. And Selena as well, na naiwan dito si Akai to get that kill. And Yelle Haze, nandito na. And sa tatlo nga, pero pagpasok pa rin dito ni Selena, he's claiming that double kill on the Minotaur. Wala man ang nagawa doon si Yuji, man, even with the Minoan. Yun ang sinasabi natin na pag yung Minoan Fury, kahit sobrang ganda, pag wala kang follow up, walang wala. Transition in the third turtle din agad itong side ng PLDT's Mark Omega. Ang ganda na ng start na sana ng Brenny Pro, pero because of that skirmish in the top lane, mukhang malaki ang natalo nila. Mid lane Zaman Force gonna be used just to help them push out into this tower, pero hindi nila nahawakan yung tower kahit konti man lang kasi nga andun eh, may mga gwardiya si Bill kumbaga sa side ng Brenny. Ang laki ng pampukpok dito ni Ribo. Hindi ko ba matatakot dyan sa ano na yan? Hammer na yan, dinaig niya pa. Hammer time. Pero yung Trisla kasi, malaki yung downtime niya eh. Parang you have to wait for his cooldowns. Kung walang swing yung Trisla, sobrang ineffective din niya eh. So all you have to do is bait out his swings and then you'll have a very, very big opening. Ayan, tulad lang yan, wala na siyang cooldown, pwede lang pasukan. That's exactly what Heath wanted to do, pero walang follow-up. Hindi pumasok entirely dito yung side ng PLDT Smart Omega. But do take note, kailangan nilang tignan din yung bottom nila na pinipressure dito ni Hellcurt. Kasi Hellcurt, ang taas din ng ano niyan eh, ng split push potential as a Hellcurt. Kaya niyang bumasag ng core kapag it comes down to it. Yep, and I think that's easily gonna be done by the Hellcurt, lalo na pag naka-farm siya. Eh, magandang start. Naku po, hinatak na lang nila dito itong si Akai, even with the Hurricane Dance, hindi nila nakuha. Oh. Mali rin yung engage nila, desperate, they just wanted to find something. Eh, syempre yung Akai, hindi yan yung the ideal target, of course. Yep. Tumama sila onto Terisla, actually. Tumama yung Selena Arrow eh. Kaya ano, kay Terisla, pero malayo yung position nila. Pero ngayon, oy, EJ. Another arrow will hit itong si Akai, pero mukhang papatay na talaga nila yan kasi wala na dito yung Brenny Pro, but EJ is still gonna leave. EJ is still gonna be healed. Ay, tumama! Blast yung arrow, tumama, bago pa ako tumama, yun ang minimum last with the Zaman Force. Pinapalon na na ng skills ang PLDT Smart Omega. Inuubos ang Brenny Pro gear. Natitira na na sa Hellcurt sa may baba, pero Yelly Haze, kahit anong charge mo pa yan, that's gonna be a mega kill on Exort. Coco, though, he's just farming, playing it safe. I'm not joining any team fights at all. They are really, ano, tinatarget lang yata nila si EJ. Yeah. Parang ano eh, nakadalawang araw na siya doon. Suking-suki siya sa araw. Pumasok ito si Coco. Walang damage. Yung kanyang second. Naipat pa dito. Ito si Lolita. And with the help of the tower, they will be able to burst him down. That just shows na sobrang kulang sila ng damage. At kailangan nila ng tower para makapag, ano, patay onto the Lolita. Sure, sabihin natin medyo makunat yung Lolita, pero kahit na, kulang talaga sila ng damage at the moment. Parang si Coco lang yata yung masakit ngayon eh. Oo, si Coco lang yata. And Lunox, parang nawawala yung significance ng Chaos Assault dito ni Lunox kasi kanina, gaya kanina, Minowon Fury, walang nagawa yung Minowon Fury. Wala man na sila nabawas or at least napadugo sa side ng PLDT Smart Omega. Now, they're trying to take the turtle, pero kanina, magaling yata na nakawan. Toxic naman! Minowon Fury para sa tatlong defensive zone, para sa dalawa naman, pero hinabol pa rin nila dito. Ito si Kaja, Kaja to be taken down, but a killing spree para kay Exort na free hit lang! Hadouken with a triple kill! Ang ganda nun. Si Exort, ang ganang positioning niya. Kahit na, ito yung problema natin eh. Kahit may follow-up ang Minowon Fury, bitin pa sila sa damage. Bitin. Dahil si Coco lang ang may damage. Eh, ang tanong, nasan ba si Coco? Alam mo what's lacking para sa side ng Brenny Pro dito? They're lacking the AoE damage, which can be given ng side ng PLDT Smart Omega.
hindi ganun kabilis silang mag-burst out para sa side ng Brentley Pro and EJ. Mukhang kinain, walang respeto kahit may Torre Inhibitor's turret. Butas na dito yung mid lane ng Brentley Pro in just 8 minutes or 9 minutes ng ating game. Ang bilis talaga. And we're talking about Brentley Pro starting to fall apart. The fact is, they started off pretty good. I don't know what's happening this time because for me, Brentley Pro, nawawala yung ano eh. Yung composure nila. Nawala yung composure nila. Sabi nga nila, they have to watch out. Not for the enemy. Pero sa sarili nila. Oh. And sa tingin ko, yun ang nangyayari. Nawawala yung, hindi sila in sync. Yung team fights nila, medyo off. Yung Minoan Fury, sure. Ang ganda. Pero sa yung follow-up. Walang follow-up. Coco is not there. Lunox can't do much. Actually, kahit si Coco, Coco's not there. Coco's trying to split push. Eh, wala rin siyang nasi-split push. Wala rin siya nag-i-split push. Kumbaga yung ini-invest na time dito ni Coco, wala eh. Wala silang nakukuha. So they keep on losing. They keep on losing objectives. They keep on losing towers, turrets para sa side ng Brent E-Pro. Yet they are not gaining anything. Yes, exactly. And tingnan mo, immortality ngayon. Getting picked up right there. Aga. 10 minutes immortality. Aga. Ang bilis lang nun. Eh, kaja yan ah. Mm-hmm. Kaja yan. Normally, pag 10 minutes, isa pa lang yung item mo eh, di ba? Yeah. 10 minutes, 1.5 item. Well, merong possibility na inuna niya dito. Might be yung immortality. Sa tingin ko, hindi eh. Sa tingin ko, nag-mask muna siya eh, tapos nag-immortality eh. Oh, pwede naman para sa Kaja kasi ang mask hindi din naman ganun kamahalan para bilhin and then follow up agad is yung immortality. Para nga naman mapanal yung gold sa mga carries nila or sa mga heaters nila, kumbaga para sa side ng VLDT Smart. Si Coco nakakuha na ng endless battle, pero tignan mo, nina-arrow Unai! Sidestep lang. Too obvious. Si Terisla nag-Athena shield na, kita niya madaming magic damage, so immediately yun ang binild niya. No surprise. Si EJ, muntik na naman mahuli dito si EJ ah. Pero they don't want EJ talaga. Tignan mo, dalawa na yung naka-Athena shield dito kasi sobrang lakas talaga ng magic damage eh. Oh. Indeed. Parang respeto na lang talaga yan sa mga mages na ibinibigay dito ng side ng PLDT Smart Omega. Pinapatunog lang talaga nila dito yung Lord para lumabas sa lungga itong side dito ng Brent E-Pro. Pero mga si Yelly, hey, sinahanda na ang kanyang Minoan Fury. Pero teka lang, wala yata akong nakikitang primary target dito sa side ng PLDT Smart Omega. Kaya ayaw din nilang i-commit eh. Same with PLDT Smart Omega. Wala rin sila nakikitang core kumbaga or heater coming from the side of Brent E-Pro para ibigay yung kanilang mga ultis dito or mga big skills kumbaga. Ayaw pa nila mag-commit parehas. Parehas sila ano, on the waiting game. Oh, pero kakasabi lang natin, pero pumasok ngayon si X-Men. Pero teka lang, Summon Force gonna be used as well. Now in the middle of everybody, EJ gonna be pulled out. Divine Judgment, kaya haabulin siya. And there's Coco, haabulin niya kaya si Toshi. Minoan Fury sa apat! Agad na, tatlo pala. Pero kaya si Toshi kaya huuliin siya. Toshi's gonna get taken up. Gonna take up Coco there, but Yuji in the back lines. Gonna get the kill right there, might be. But not gonna be kasi si Toshi pa rin. And it's gonna be Toshi still alive. Paano patatawain? Toshi! 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 Brent E-Pro! Now you don't underestimate a hari talaga. You don't want to let out a monster sa isang draft if hindi mo kayang panagutan. Brent E-Pro, they just got...